morning mga bro. Pakita ko sa inyo today yung ano, mga accessories na or yung mga bagong accessories sa motor. Ang dami na kasing upgrades to eh. Simula nung last video ko, nung nag-uumpisa pala ako mag-vlog. So para siyang ano, accessories update video. So yung panggilid nito, yung CVT, hindi pa napapalitan, hindi pa nabubuksan. So far naka 9K odo na ako. So 10K, dilinisin ko na yung panggilid nito. Check ko na yung mga bola, yung belt. Basta lahat lang sa panggilid, check ko. 12K kasi yung ano, nasa manual, pero check ko na. Ganun din naman yun. May kayo mas maaga. Dito kami ngayon sa papuntang Air Force. Hanap kami dito ng spot. Pwede kong mapakita sa inyo ng maganda yung mga accessories. Pwede na rito eh. Parang paradahan eh. Pucha, ang lamig. Balls are freezing. Alright, dito na lang kami. Right, so ito yung motor. So, umpisa na yan sa likod. So ito pa rin yung dati ko, GB box. 32 liters. Nagaya ng mga gamit or helmet. Ayan. Tapos meron siyang wrap M na bracket. Ito. Ayan. Sinagyan ko rin siya nitong frame slider. Pwede siya dito eh. Kaya lang medyo minodify ko yan. Kasi yung butas nitong wrap M maliit. So nilakyan ko yung butas. Tapos pinulitan ko ng tornilyo to na mas maiksi. Kasi mahaba yung tornilyo nyan eh, hindi aabot. Tapos itong sa likod, ito pa rin. Plate holder, plate cover, tapos ito bar end. Ito yung stock na bar end. So, kasi nagpalit na ako ng ano, lever guard. Tapos shock, nagpalit din ako. YSS DTG Plus. So 310mm din yung size nyan. Same lang ng stock. Yung stock ng bit 310mm. Tapos yung gulong, ayan, ito pa rin Michelin Pilot Street. So 100x80x14. Mas malapad siya sa stock. Ang stock kasi natin 1990. So ito mas malapad, tapos mas mababa siya. O same dun sa harap, pinalitan ko din yun ng Michelin Pilot Street na 9080 naman. So itong gulong medyo sumaside siya dito sa gilid ng ano shock, kasi yung shock na to mas malapad siya kaysa sa stock. So may mga nagtatanong kung ano daw yung pinaka malapad na pwedeng gulong na ilagay sa bit. Sabi nila, or nabasa ko, 120x70. Basta yung shock mo, stock pa rin. Kasi itong sa akin, yung gulong ko, 100x80. Mas malapad. Tapos yung shock ko, mas malapad din siya. So, nangyayari, sumasayad na siya dito. So, kung magpapalit kayo ng malapad na gulong, dapat stock yung shock nyo. Pakita ko, sumasayad to eh. Ayan, kita nyo yan. Sumasayad siya dyan. Tapos ito naman, so, tire hugger. Naglagay din ako. Ayan. So, okay yan, para hindi maputikan yung loob sa bandang makina, yung throttle body dito. Hirap kasi linisin yan eh.
So, kung maglalagay kayo ng tire hugger, kailangan yung shock nyo same size sa stock or stock or mas mataas. Kasi pag naka-lowered, tatama yan dito. So, mababasag lang yan. Hindi ubra pag lowered, dapat naka-stock kayo na size ng shock. Lalo kung lagi kayo may angkas. Kasi ito na maupuan nya, pinakustomize ko na camelback seat. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng seat damper or hydraulic seat damper. Ayan, para automatic siya umangat. Tapos ito, DIY rubber matting. Ayan. Pwede kayo makabila niyan sa Ace Hardware. Pure Gold meron din. O, ginawa ko lang yan, DIY. Para hindi madumihan ang madumihan itong mga singit-singit nito. Mayroon ko silinisin eh. Yan, okay din yan. O, ito yung gulong niya sa harap. Michelin Pilot Street na 1980. Ayan. Ayan, meron din yan na crash guard. Red Moto Shield na crash guard. Makapal siya. Kagaya nung nabibili sa Shopee na ano, mumurahin. Manipis yung bakal nun. Nakakita na ako nun eh. Ayan yung itsura niya ng crash guard. So okay itong crash guard. Added weight yan sa harapan. Kasi yung motor natin, alam nyo naman, napakagaan ng harapan. Pag tumatakbo ka na ng 90 to 100, parang unstable na yung handling. So, nung nilagyan ko niyang crash guard, umokay siya. Tumanda yung handling niya. Kasi bumigat yung harapan, parang lapat na lapat ka na. O yung harapan ng motor mo, lapat na lapat. So, itong crash guard na to, wala itong silbi. Pag nabangga ka, kahit ano na mailagay mo sa motor, pag nabangga ka o binangga ka, talaga masisira yung motor mo eh. So, huwag na kayong mag-expect na hindi masisira dahil may crash guard. Common sense na lang. Tapos ilagyan kayo ng helmet hook. Ayan, kita nyo. So, yung mounting nya, may clamp. Ayan, clamp type sya. Ayan, okay yan. Sa bitan ng helmet or sa bitan ng pinamili. Rizoma lever guard. Ayan. Tapos RCB na handle grips tsaka lever grips. Medyo luma na, madumi na eh. Papalitan ko na rin siguro yan. Tapos side mirrors, nagpalit din ako. Ayan. Ito nyo, malapad siya. Nabasag kasi yung stock na side mirrors ko. Ayan, nagpalit ako. Tapos ito, Moto Wolf na crossbar. Ayan. Dyan kami na-mount yung phone holder ko na minodify ko. Moto Wolf na phone holder. Tapos meron din ako nitong action camera mount. So dalawa. Dyan kami na-mount yung camera pang front view. Pwede rin nakaharap. Tapos ito. Ito yung pinaka-solid na upgrade ko dito eh. Para sa akin ha. Itong throttle assist. Napakasarap niyang gamitin, tsaka kontroladong-kontrolado mo yung throttle. Kasi dati nangangalay ako eh, kung wala to. Sakit sa kamay, lalo pag mga long ride. So, nung meron na nito, mas komportable na sa kamay. O, itong sa harap, so ito, Beat Emblem. Ayan. Okay siya. Tinanggal ko na kasi yung mga stickers niyan eh. Tingilid, wala na. Tapos nagpalit din ako ng headlight niyan. Ayan. Osram T19. Tapos park light, Osram T10. Hindi ko lang kung kita. Tapos meron din yan na integrated eyeline. Ayan. So, kulay white siya. Tapos kapag sumignal, yellow. Narang nagaganon siya. So, pakita ko mamayang gabi para mas kita nyo yung ilaw.
So, pakita ko yung mga ilaw niya. Switch natin yung ignition. Ayan. Kita niya, meron siyang eyeline. White. Pag nag-signal ako, either left or right, ilaw siya. Walay yellow naman. Try natin. Ayan. Integrated na siya. Tapos yung park light niya, ito Osram T10. Tapos yung lighting niya, isa natin, may switch yan dito. Ayan, halo switch. So ang ilaw niya, ito eagle eye, dalawang eagle eye. Tapos sa likod yung isang eagle eye dito, tapos dalawa dito na magkabila na LED strips. Yan, added visibility, mas maliwanag siya para mas kita sa daan. Yung headlight naman, Osram T19, poly white din. Buksan natin. So meron din pala tong ano, kill switch na remote. Kita ito. So hindi mapapastart yung motor hanggat di mo siya i-on. Ito yung indicator light. Yan. Pag in-on ko yung switch, mamatay yung indicator light na yan. Pwede nang mapastart yung motor. Yung Osram naman na T19. So yung remote, pag i-off ko siya, mamatay yung motor. Yan, patay na siya. Tapos may ilaw na ulit yung indicator light. On rate natin yung remote para mapastart. Yung ilaw ng T19 white, low beam, high beam. Okay din tong T19, hindi siya ganong kalakas nakakasilaw, pero okay naman yung ilaw niya kumpara sa stock. Maliwanag din siya, pero mas ma-advise ko sa inyo yung maglagay na lang ng aux lights kung talagang walang ilaw sa dinadaanan nyo. Yun ang pinaka okay na solusyon. Ito rin pala, may voltmeter din to. So magawaan lang yan pag naka on yung ignition. Yan. Unatin yung ignition. Yan, ilaw na yung voltmeter. Tapos yung mga lightings nya. It switch. So para makita mo kung malulobat na yung battery mo, okay din yan. Alright, pauwi na kami. So, nabigyan ko kayo ng idea sa mga pwede nyo i-upgrade sa motor nyo. Subscribe na kayo. So, majority dyan sa mga upgrades na yan, ginawa ko kayo ng video or ng vlog. So ang gagawin ko, lalagay ko yung link sa description. Tapos lalagay ko rin sa cards. Magkarang mag-a-appear yan sa may ano, upper right corner. Mga link. Nandang ka na namang pumunta. Bakit? Kasi ito yung dinaanan natin kanina. Kaya mo na. Hindi ko alam. Nagbablog ako eh. Pwede ba? Ikaw eh. Dumiretso ka imbis na kumaliwa. Alright, so nakalabas na kami ng Air Force City. Medyo naligaw kami sa loob eh. So yung mga accessories din na to, lagay ko yung link sa description din.
Para kung gusto niyo umorder, check nyo na lang. Puro mga Lazada or Shopee link yung ilalagay ko. Siguro Shopee na lang. Madaling umorder sa Shopee. Huwag nyo kalimutang mag like, comment, share, subscribe. Tapos click nyo yung notification bell. Ha? Manotify kayo. Marami po tayong mga upload na videos. Bye ka na, V. Hanggang dito na lang. Ride safe!